ako si Teacher Aima ng nasa elementary school ang inyong magiging guro sa signaturang Adham. Handa na bang lahat sa ating aralin ngayong araw? Naligo at kumain na bang lahat? Mabuti naman kung ganon! Sa pagsisimula ng ating aralin, kinakailangan na tayo ay maging alerto upang maunawaan natin ng maayos ang ating leksyon. Siguraduhin din na tayo ay palaging malinis at ugaliing maghugas ng kamay upang tayo ay makaiwas sa anumang sakit. Sa unang aralin sa unang module sa Agham ay ating tatalakayin ang mga katangian ng sulit. Ating makikita ang iba't ibang bagay na may iba't ibang katangian. Inaasahan na sa ating pagtatapos sa araling ito, kayo ay nakakikilala ng mga sulit sa ating paligid at nakauuri ng sulit ayon sa kulay, hugis, sukat, at tekstura. Ngayon, bago natin simulan ang ating aralin, halina't sagutan muna natin ang subukin na nasa unang pahina. Tara na! Panuto, basahin ang bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Una, ang saging na hinog ay kulay blank. A. Rosas. B. Dilaw. C. Kayumanggi. D. Itim. Kalawa, alin sa sumusunod na bagay ang mahaba? A. Pusporo. B. Sinturon. C. Sapatos. D. Pambura. Ikatlo, kung ang patis ay maalat at ang suka ay maasim, ano naman ang lasa ng tubig na may dinikdik na luya? A. Mapait. B. Mapakla. C. Maanghang. D. Matamis. Ikaapat, alin sa mga liquid ang mabilis dumaloy? A. Tubig. B. Shampoo. C. Mantika. D. Wala sa nabanggit. Ikalima, paano mo mailalarawan ang hugis ng gas sa loob ng gulong? A. Ito ay bilog. B. Ito ay biluhaba. C. Ito ay kahugis ng gulong. D. Ito ay parisukat. Para malaman ang sagot, ang sagot sa una ay B. Sa ikalawa, B. Sa ikatlo, C. Sa ikaapat, A. Sa ikalima, C. Magaling mga bata, nakuha ninyo ang tamang sagot. Pero alam niyo ba na marami pa tayong makikita na mga bagay na sulit sa loob ng ating tahanan? Tama ang inyong mga nabanggit. Sa puntong ito, ating sagutin ang unang bahagi ng ating aralin sa balikan na nasa ikalawang pahina. Sa anong state ng matter kabilang ang mga bagay na ito? Isulat sa patlang ang iyong sagot. Una, bola. Ikalawa, ulap. Ikatlo, juice. Ikaapat, bintilador. Maraming bagay na sulid ang makikita sa loob ng ating bahay. Ngayon, hulaan mo ang bugtong sa ibaba at kilalanin ang pangalan ng mga bagay. Handa ka na ba? Buuin ang mga ginulong letra at isulat sa kahon. Una, ako ay bilog na parang isang mangkok.
malalim na parang tabo. Ngunit, lahat ng tubig sa mundo, hindi ako mapupuno. Ano ako? Ikalawa, ako ay itim kapag binili mo, pula kapag ginamit, at kulay abo kapag itinapon. Ano ako? Para malaman ang sagot sa kung anong state ng matter ito nabibilang, ang tamang sagot sa una ay solid. Sa ikalawa, gas. Sa ikatlo, liquid. Sa ikaapat, solid. Ang tamang sagot sa unang bugtong ay salaan. Sa ikalawa ay uling. Nahulaan niyo ba ang mga bugtong? Mahusay mga bata! Talagang handang-handa na kayo sa ating unang gawain na tuklasin na nasa ikatlong pahina. Magsimula na tayo! Ang ating gawain ngayon ay solid hand. Ngayong araw, maglilibot ka sa loob ng inyong bahay. Habang naglilibot, mangulekta ng 5 bagay at ilagay ito sa isang kahon. Babala, mag-ingat sa mga bagay na maaring magdulot ng sugat o anumang nakakapinsala sa katawan. Sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Isulat sa patlang ang iyong sagot. Una, ano-anong bagay ang iyong nakolekta sa loob ng bahay? Kalawa, ano ang tawag sa mga bagay na ito? Ikatlo, sila ba ay magkakatulad? Bakit? Kumuha ng isang bagay mula sa kahon. Pangalanan at sabihin ang hugis, kulay, sukat at tekstura nito. Isulat sa patlang ang iyong sagot. Halimbawa, ito ay platito, ito ay hugis bilog at kulay puti. Ito din ay maliit at makinis. Nasiyahan ba kayo sa ating unang gawain? Mabuti naman! Marami pa tayong matutuklasan ng mga bagay na sulid sa loob ng ating tahanan. Upang mas mapalawak pa natin ang ating kaalaman sa araling ito, ating suriin ang nasa ika-4 na pahina. Tara na! Gawain, mga bagay na nasa loob ng kahon. Batay sa iyong nagawa, ano-ano ang mga bagay na makikita sa loob ng kahon? Itala ang mga ito sa talahanayan na nasa ibaba. Unang hanay, mga sulid na bagay. Ikalawa, kulay. Ikatlo, hugis. Ikaapat, sukat. Ikalima, tekstura. Sagutin ang tanong, anong katangian ng sulid ang iyong napansin? Napakagaling mga bata! Maayos ninyong napunan ng tamang sagot ang ating chart. Nasisiguro kong marami na kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw. Huwag na nating patagalin pa.
ating pagyamanin ang ating isipan sa mga bagay na may iba't ibang katangian. Halina't sagutin natin ang pagyamanin na nasa ika-apat na pahina. Gawain, mga katangian ng mga bagay. Panuto, pag-aralan ang mga sumusunod na larawan ng iba't ibang bagay. Isulat ang tamang sagot sa nakalaang kahon sa talahan na yan sa ibaba. Unang hanay, mga sulid na bagay. Una, hinog na langka. Ikalawa, tulay. Ikatlo, pisara. Ikalawang hanay, isulat ang kulay. Sa ikatlong hanay, isulat ang hugis. Sa ikaapat na hanay, isulat ang sukat. Sa ikalimang hanay, isulat ang tekstura. Panuto, isulat ang mga sulid sa talahan na yan sa ibaba. Sa unang hanay, ang mga sulid na bagay una ay papel dileha, ikalawa piso, ikatlo unan, ikaapat mesa, ikalima pakwan. Isulat ang tamang sagot sa ikalawang hanay kung anong hugis ito, kung ito ay parihaba, bilog o tatsulok. Isulat naman sa ikatlong hanay ang kulay. Isulat naman ang sukat nito kung ito ay mahaba, maikli, malaki o maliit sa ikaapat na hanay. Isulat naman sa ikalimang hanay ang tekstura nito kung ito ay makinis, magaspang, malambot o matigas. Para malaman ang sagot ng katangian ng sulid sa unang hanay, ang kulay ng hinog na langka ay dilaw. Ang hugis nito ay bilog. Ang sukat nito ay malaki. Ang tekstura nito ay magaspang. Ikalawa, ang kulay ng tulay ay abo. Ang hugis nito ay parihaba. Ang sukat nito ay mahaba. Ang tekstura nito ay magaspang. Ikatlo, ang kulay ng pisara ay berde. Ang hugis nito ay parihaba. Ang sukat nito ay malaki. At ang tekstura nito ay makinis. Upang malaman ang sagot, una, papel dileha. Ang hugis nito ay parisukat. Ang kulay nito ay itim. Ang sukat nito ay maliit. Ang tekstura nito ay magaspang. Ikalawa, yung piso. Ang hugis nito ay bilog. Ang kulay nito ay pilak. Ang sukat nito ay maliit. Ang tekstura nito ay magaspang. Ikatlo, unan. Ang hugis ay parihaba. Ang kulay ay bughaw. Ang sukat ay malaki. Ang tekstura ay malambot. Ikaapat, mesa. Ang hugis nito ay parihaba. Ang kulay nito ay kayumanggi. Ang sukat nito ay mahaba. Ang tekstura nito ay matigas. Ikalima, pakwan. Ang hugis nito ay tatsulok o bilog. Ang kulay nito ay pula. Ang sukat nito ay maliit. Ang tekstura nito ay malambot. Binabati ko kayo, mga bata! Tama ang inyong mga naisulat na sagot sa bawat larawan. Ang bawat bagay na sulit ay may hugis, kulay, sukat, at tekstura. Ngayon naman, ating sagutin ang mga tanong sa isa-isip na nasa ikalimang pahina. Simulan na natin! Panuto, sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Isulat sa patlang ang iyong sagot. Una,
Ang mga sulid ba sa ating paligid ay may iba't iba ang katangian? Paano mo matutukoy ang katangian ng mga bagay? Napakahusay! Kahanga-hanga ang inyong mga sagot sa bawat katanungan. Handa na ba kayo sa ating huling pagtataya? Magaling! Nakatitig ako na mas lalong maunawaan ninyo ang ating aralin sa huling gawain na isasagawa ninyo sa ika-anim na pahina. Isagawa. Narito ang isa pang gawain na kung saan ang iyong natutunan ay magagamit mo sa pagpili ng mga bagay na may kinalaman sa mga pangyayari sa totoong buhay. Sagutin natin ito. Una, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong pumili ng isang higaan, ano ang pipiliin mo? Malambot o ang matigas? Bakit? Ikalawang tanong, maglalaba ang iyong nanay? Inutusan kanya na ihiwalay ang mga damit na labahin. Ano ang gagawin mo? Para sa pagtataya, punan ang talahanayan na may limang bagay na sulid na maaaring makita sa inyong kusina. Tukuyin ang kanilang mga katangian. Isulat ang kulay, hugis, sukat, o tekstura. Para maiwasto natin ang tamang katangian ng bawat sulid, una, uling, ang kulay nito ay itim. Ang hugis nito ay biluhaba. Ang sukat nito ay maliit. Ang tekstura nito ay magaspang. Ikalawa, ang kulay ng kaldero ay pilak. Ang hugis nito ay biluhaba. Ang sukat nito ay malaki. Ang tekstura nito ay makinis. Ikatlo, mangkok. Ang kulay nito ay itim at puti. Ang hugis nito ay bilog. Ang sukat nito ay maliit. Ang tekstura nito ay makinis. Ikaapat, refrigerator. Ang kulay nito ay bughaw. Ang hugis nito ay parihaba. Ang sukat nito ay malaki. Ang tekstura nito ay makinis. Ikalima, upuan. Ang kulay nito ay pink. Ang hugis nito ay parisukat. Ang sukat nito ay malaki. Ang tekstura nito ay makinis. Isang leksyon na naman ang ating natapos, mga bata. Isang malakas na palapak para sa ating lahat. Bilang panapos, nais kong gawin ninyo ang karagdagang gawain na nasa ika-anim na pahina. Maghanda ng isang pirasong papel para sa ating pagguhit. Karagdagang gawain. Sa isang pirasong papel, gumuhit ng tatlong bagay na sulid na may iba't ibang katangian. Isulat sa ibaba ng ginuhit na bagay ang pangalan nito. Maraming salamat sa panonood, mga bata. Dito na nagtatapos ang ating leksyon ngayong araw. Naway nasiyahan kayo at marami kayong natutunan sa ating aralin. Siguraduhin na manood ulit sa susunod nating talakayan.
Muli, ako si Teacher Aima, ang inyong guro sa agham na nagpapaalala na ang pag-aaral ang susi sa ating tagumpay. Paalam!